Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, mag-leak test tayo ng ano, ng kasi ito mga guys, ang issue mo nito, yung common issue mo ng 4GX1 engine, yung oil and fuel mix nagkahalo. Ngayon mga guys, mayroon tayong pinagawa. Ito matagal ko nang pinagawa ito nung nakaraan pa, mga ilang taon na. Andun pa tayo sa kabilang shop natin. Eh ngayon mga guys, nagkaroon tayo ng YouTube channel para makita po yung mga gumagawa o kaya yung mga beginner sa mga mekaniko yung gustong matuto sa ganito. Ngayon mga guys, nagpagawa tayo ng ano, ng bakal ito, pinabutasan ko tapos pinasukatan ko po ng ano eksakto, kasi may mga pinagpalitan tayo na iniiwan ng mga customer, pinasukatan ko ng ano, ng pang injector. Ngayon mga guys, mag-leak test tayo kung paano po yung mag-leak test ng ano, ng vulcanizing bago isalpak sa gulong nasakyan. Kailangan i-leak test. Ngayon mga guys, ang issue po kasi mga guys, kung mapansin nyo po, ito po mga guys, intindi nyo lang sa inasasabi ko, kasi ako, Ilocanong ano, Ilocanong Pilipino. Ito mga guys, may o-ring. Pansin nyo po yung o-ring na yan. Meron din o-ring dito, napakaliit. Yan, ngayon mga guys, ito po, katulad nito, yan. Kunin natin ito, ito yon. Kung halimbawa po, nakakabit dito, ito po siya. Yan. Yan, tapos, dito. Ngayon, paliwanag natin ito mga guys. Bukas, ilive din natin sa YouTube to. Dito sa, ano, kasi, kapos na tayo sa oras. Gawin natin ano to. Yan. Ganyan mga guys, yung kabuuan yan. Yung o-ring na pinakita natin nasa loob, katulad nito, ito yung buong injector, ito yung testing natin. Ngayon mga guys, Bago natin i-testing, lalagyan natin ng, para wala pong singawan ng hangin, titignan natin dito. Kita nyo yung butas na yan. Yan. O kaya itong mga butas na yan. Ngayon, kung meron pong singaw, lalabas po dito yung hangin. Pero check natin ha. Lagyan muna natin ng o-ring para hindi sumingaw dito. Kasi ganito naman talaga ito mga guys. Yung ganito na sakyan, may o-ring. Kaya ang pinapalitan minsan natin mga guys, ito po yun. Ulitin natin. Kung nakalublob ito sa makina, ito po diesel. Ito po o-ring. Meron po siyang sleeve. Ngayon po kung ito singaw, yung diesel po nabupunta rito sa ano, sa taas. Pagkahalo yung diesel at saka oil. Ngayon, kung nagpalit na tayo ng o-ring dito, ganun din sa sleeve, naghalo pa rin itong butas na to, katulad yung pinakita natin dito. Mamaya na, para maliwanagan tayo mga guys. Kasi wo, issue ito sa ano, sa 4GX1. Yan. Kung halimbawa po, yung injector natin, nagpalit na tayo ng o-ring dito, yung sleeve, nagpalit na rin tayo, tapos ganun pa rin na nagkaroon po ng oil and fuel mix, ito na po yun. Baka yung o-ring na to ay sira na. Kaya ayun. Ganito po kasi mga guys. Puro tayo ganito eh. Ganito kasi 'yon. Yan, ulitin natin. Yan, isalpak natin dito. Buhin natin 'yan. Yan. Para ano tayo mga guys? Alam niyo po yung ulitin natin yung bago natin salpak yung gulong para sigurado na walang singaw. Ganito ang gagawin natin. Nagpagawa tayo ng ganito. Paulit-ulit ano. Ngayon ilagay natin mga guys. Lagay muna natin yung o-ring. Yun. Tapos yan. Ne? Saan na yung ano? Yung tumilapon. Hanapin mo yung o-ring ko. Yung isang o-ring. Yung ako ng o-ring. Orange yun. Orange. Tumilapon mga guys. Hapon na kasi. Ay, ako naman muna man in-blue nyo, oo. Ibuk, bro, ako, ya. Dito ka, tayo, hanaw mo, tiyar, arami din na, ah. Uwari kayo ta, ano, antayin natin, nawawala yung o-ring na, ano, tumalun, eh. O, sa kadadaldal natin. Ayan, nakita niya rin. Ayan, ito na yun. Ayan, nilagay natin dito, mga guys. Pagsyagan nyo itong video na to, marami tayong matutunan dito. Yung isang follower natin na hindi nagpapag-andi, ano, nahiya siya na mag-comment sa ganito. Si Sir, ano, Sir Jose
Ping Guerrero, ito ganito sir. Ito yung mga itinuro ko dati. Hindi ito, hindi ata inabutan yung mga rinactis ko dito. Itong 4GX1 na to. Ito na lang. Tignan nyo na lang po ito. Kasi yung mga dati nating tao rito, hindi ko na ano, hindi ko nga alam kung naituro ko ito, pero alam ko yung nasa Quezon City si Sir Berhel, parang nakita niya ito. Berhel pinay ano? Si Berhel kaya sa Quezon City, doon kay ano, kay Master. Master daw. Yan, akin na yung doso. Pandarin mo yan, yung compressor uli para pasensya kayo mga guys, palakasin natin yung ano, yung compressor para makita natin yung sana ha. Kasi apat itong itetesting natin eh, dahil ang ito yung butas na yan. Antayin nyo mga guys ha, maingay yung compressor, kaya pinapakargan lang natin ng malakas na ESI. Sinsyano po kayo ha, ano ito, wala nang ano to, wala nang kakat to. Pag-ibig ka lang tayo. Ayan. Mas malaki yung kamay natin ano. Ulitin natin ha, yan, nalagyan natin kasi dalang mamaya, nilagyan natin ang suplada ng hangin. Ngayon mamaya, ilublub natin ito sa tubig. Ito ang itetesting natin. Kasi kung pansinin nyo po, apat po ito, ito po yung, ito po kasi, ito yung internal nya. Ayan. Yung internal nya mga guys, mayroon o-ring. Yan, ito, tanggalin natin ha. Yan. Kung ito ang ano, kung ito ang singaw, yung diesel po kasi ito ang hinuhold nito, diesel. Halimbawa ito po, ito yung kabuuan, halimbawa ito yung makina nakalublob. Ito po, diesel ito, dito na po. Ito, liner po ito, sleeve. Tama na. Ito po, i-open mo na lang 'yon, i-open mo na. Ito po mga guys, ulitin natin, ito po. 'Yun po yung halimbawa ito yung liner o kaya ito yung ano yung sleeve, yung injector sleeve. Pero ito yung pinapalitan dito ng o-ring. Ito ngayon kung singaw po yung o-ring, pwedeng maghalo yung diesel at saka langis. Ngayon kung nagpalit na tayo ng o-ring dito, ganun pa rin, ito na po yun. Ito po yung laman loob naman, internal laman po ito. Internal ng, yan, nakalagay dito. Yan. Ganyan. Yan. Sana mga guys, walang ano, walang singaw dito. Ngayon kung nagkasingaw, yun po yung cause ng oil and fuel mix. Nilublob na lang natin mga guys. Oh, yan oh. Kita nyo to, meron oh. ano ba lang to ha? 1.0 pa lang yan. Oh. Kita nyo? Yan. Yung injector mga guys. Yan o. Yung kira nyong kumupulo na yan. Para tayo nagtetest ng gulong na singaw. Ayan po yan. Ang pinang-testing lang natin dito sa hangin. Pero yan, ang actual po yan mga guys, dapat po yan, diesel po yan. Kaya lang, dahil wala mo tayo ano. Patayin muna. Kaya layo ko na rin to. Yan, kumukulo, kita nyo? Yan. Patayin muna.
Okay, mga guys. Wala tayo muna, pero malakas pa rin yan. Kita nyo? Yan, tanggalin natin. Iangat muna to. Iangat muna. Yun. Konting paliwanag tayo rito. Yan. Ito na mga guys. Akala mo magaling tayo, ano? Ano lang? Sineshare ko lang yung mga technique ni Mang Tanor, ni Kuya Jess. Yan. Ngayon mga guys, ito mo yun. Kaya kumukulo yung butas na yan. Dapat po yan, hindi. Kasi po, sabi ko nga po, dapat po isisild nito. Ito. Yan. Lumusot na po dito yung hangin. Kaya po, nagkaroon ng, itong butas na to, nagkaroon ng singaw. Diesel na po yan. Kung sa makina na umaandar po yan, kasi ang supply po nito mga guys ito, ito po yung, halimbawa, actual nito, ito yung diesel, ito yung ano, yung oil. Ngayon, kung ito po, ulitin natin, kung itong linya na to, ito ang sira, pwedeng maghalo yung diesel at saka langis. Ngayon, kung okay na yung o-ring dito, at meron pa rin halo yung diesel at saka langis, ito na po yun. Ito yung o-ring na to. Okay, sana maliwanag na sa atin to. Bali bukas mga guys, mag-live din tayo sa, ano, sa YouTube natin, dito sa YouTube natin. Ito po, para po yung mga hindi po nakakapanood ng live, na yung nagsusubaybay ng YouTube channel natin, makita nila, maintindihan nila itong pinagsasabi ko. Magtsaka na lang kayo mga guys, yung mga pananalita ko, yung mga tono ng pananalita ko, kung mag-comment na lang po kayo kung nayayabangan kayo sa akin, kasi ito na po yung ano, estilo ng pananalita ko. Yun lang po, how to test injector mix oil and fuel. Tama ba yun? yun lang po, napakasimple. Gumawa tayo ng ano, ng sleeve tester, ginamitan natin ng o-ring para hindi po magkaroon ng leak. Nakita natin yung nagkaroon ng leak tapos dito mga guys. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Ito po yun mga guys, yung ano, tinetesting natin. Yan. Ito po yun, itong makina na to. Yan, 4GX1. Ang issue, oil and fuel mix. Ang naging problema, injector. Okay mga guys, hanggang dito lang po tayo. Don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat.